nation will cry out his greatness. And your sons and your daughters are filled with power that is found in the name of Jesus. At the name of the Lord we are singing praise for the things that he has done for us. Now in faith we unite and we give him thanks for the goodness that he'll do through us. Isang mapagpalang gabi para po sa ating lahat mga kapatid. At ngayon po ay araw ng Huwebes, petsa, ano ba ngayon? Petsa 10 na po ng buwan ng Disyembre. Praise the Lord at purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga kapatid sa gabing ito. Alam ko po medyo mahina po ang ating signal sa iba't ibang mga lugar sa mga oras na ito. Subalit tuloy-tuloy po ang ating gawain mga kapatid sapagkat pag malakas na pong signal, maaari nyo rin pong i-replay ang live video ito upang maging pagpapala po sa bawat isa sa atin. At sa gabing ito, wini-welcome po natin ang lahat mga kapatid, maging ang mga magre-replay ng video ito at ikinalulungkot po natin na sa mga oras na ito, medyo meron yatang diferensya yung ating signal. Subalit mga kapatid, samantalain po natin itong pagkakataon habang malaya pa po tayong magbabahagi ng mga salita ng Diyos sapagkat mga kapatid, darating talaga ang araw. Kahit na itong dati natin at nakasanayan natin gawin, maaring hindi na rin mga kapatid, mawala na rin yung kalayaan natin sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Maari pong imanipula ang anumang mga bagay na sinasamantala natin ngayon habang tayo po ay malaya pang makapagbahagi ng mga salita ng Diyos. Ngunit sa gabing ito, mga kapatid, mananatili lamang kayo dyan sa inyong mga lugar at kung medyo masama talaga yung signal, hayaan nyo na lang na ako'y patuloy na mangangaral upang mayroon din po tayong i-re-replay sa panahon na meron na pong magandang signal. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Creation will cry out his greatness, and your sons and your daughters are filled with power that is found in the name of Jesus. Ayan mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Sa mga oras na ito, mayroon ng mga nag-view pero kukunti lang sa, kasi siguro medyo putol-putol yung mga signal, lalong-lalo na yung mga nagde-data lang ano? Praise God, medyo mahirap talaga yung signal sa mga oras na ito. Kahit dun po sa nagmumonitor po tayo, kahit sa Middle East, meron pong parang mga changes yung mga signal mula pa po kaninang hapon o sa buong araw mga kapatid. Subalit tuloy-tuloy pa rin po tayong mangangaral ng mga salita ng Diyos sa gabing ito.
Ayan, mga magandang gabi kay Sister Alma Slow. Praise the Lord, sabi niya mga kapatid. At sa kay Sister Maricel Bandon Tapis. Good evening po, Pastor. Magandang gabi din po, Sister Maricel. Pagpalain ka ng Diyos. And thank you for watching tonight. And also, magandang gabi po kay Sister Alma Slow. Good evening, Pastor Art. O sa tanang viewer ang and listeners. God bless. Ayan, maraming salamat. And then, nagme-mention din po Sister Maricel Bandon Tapis kay Sister Marites M. Andoyo. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Sa dalawang live viewers natin at ngayon, isa na lang. Mahinang-mahina talaga yung signal, mga kapatid. Pero pagtitiisan po natin ito sapagkat, praise God, lagi naman tayo at nasasanay na rin po tayong mangaral kahit wala pong mga viewers. Dati pa, mga kapatid, at sa gabing ito tayo'y nagpapasalamat at umaasa na babalik po yung magandang signal, mga kapatid, upang matunghayan po ang gawain sa gabing ito. Purihin po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan. Pakinig muna tayo sa mga awitin at mga tugtugin para po sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, kaya nalulungkot po natin, mga kapatid, pawala-wala po yung ating signal. Kaya nga naghahanap din ako prior to this program na mayroong magla-live. Kaya lang, ganun pa rin yung nararanasan po nilang problema. Talagang mahina talaga ang tinatawag po nating signal, mga kapatid. Pero dito po sa atin, napaka-stable ng ating signal, ng ating internet. Kaya, mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin yung pangangaral ng mga salita ng Diyos upang mapakinggan pa rin po natin ang mga salita ng Panginoon sa gabing ito. At mga kapatid, sasamantalayan ko pa rin po ang pagpapasalamat sa lahat po nating mga viewers. Maganda po yung signal, nandyan po kayo laging nakaantabay. At para bang unusual itong nararanasan po natin sa gabing ito. Dati mga kapatid, ilang minuto lamang nandyan at tambak na kagad yung mga viewers natin. Pero ngayon, parang naghihintay po tayo sino po magkaroon ng magandang signal upang maumpisa na po natin ang ating mga pagbati, ang ating mga greetings at pagbabasa po ng inyong mga comments dito po sa ating programa. But anyway, mga kapatid, sa mga katutunin po lamang at sa mga nasiran po ng live video ito, ako po ay magpapakilala po sa inyo na nagpro-program po tayo, nagbo-broadcast po tayo mula po dito sa bayan ng Midzaya. Particular, mga kapatid, dito po sa Poblacion 8 at dito po tayo sa United Pentecostal Church, no? Ilalim po tayo sa bandila ng United Pentecostal Church at ang layunin po natin na mangangaral ng mga salita ng Diyos upang ipahayag ang buong ebanghelyo at ang katotohanan sa ikaliligtas ng bawat kaluluwa na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor Art Acuesta, na matutunghayan nyo rin sa araw ng Martes tuwing gabi, mga kapatid, 7:30 at sa araw din ng Huwebes, ganun ding oras, 7:30 p.m. dito po sa Pilipinas, that's Philippine time. At mga kapatid, sa araw din ng Sabado, sa ating Saturday morning devotion, alas 5:30 po, matutunghayan nyo rin po ang ating programa, ang ating Bible study at pag-i-encourage sa lahat po nating mga kaibigan, sa lahat po nating mga kapatiran na meron pong puso na andang makinig, hallelujah, at tumanggap ng mga salita ng ating buhay na Diyos. Ayaw, mga kapatid, pawala-wala pa rin yung ating signal, ano? Hallelujah. Good evening po sa lahat. Praise God. Kanina mayroon na tayong 7 live viewers. Ngayon, bumalik na naman sa isa. Wala tayo talaga tayong magagawa, mga kapatid. Praise God. Hindi po natin alam sinong humahadlang, anong humahadlang. Pero bago po tayo magpapatuloy sa gabing ito, praise God, mananalangin po muna tayo na ang Panginoon ay patuloy pa rin hihipo sa bawat puso. Kahit na lamang, mga kapatid, magre-replay kayo ng live video nito, maging pagpapala pa rin sa bawat isa sa gabing ito. Panginoong Jesus, hallelujah, dakilang Diyos na aming tagapagligtas, Panginoon at higit sa lahat,
Hallelujah, dakilang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa buong mundo. May control sa lahat ng mga nagaganap, mga Panginoon. Alam po namin nandyan ka sa gabing ito at kasama namin ang iyong banal na presensya, lalong-lalo na sa pag-aaral tungkol sa iyong mga salita sa mga oras na ito. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, maging sa oras na ito ay hindi po makapag-view po ang aming mga live viewers. Halos sapagkat meron pong problema sa signal, Panginoon, Hallelujah, ng aming internet. Hallelujah, at alam po namin parang ito po ay buong parang global na naging problema. Mahina talaga na maipaabot, mga Panginoon, ang signal sa bawat pamamahay, sa bawat pandinig sa gabing ito. Subalit ako'y nananalangin kahit sa mga kapatid na magre-replay na lamang ng live video nito at hindi po sila makaantabay live sa mga oras na ito, pagpalain mo pa rin po sila, Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin namin ibabahagi ang iyong mga salita. Tuloy-tuloy pa rin po namin ipataas ang iyong pangalan at maniniwala na ikaw po ay gagawa ng himala sa mga oras na ito. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah. We don't know, God, what's happening around us, but you know everything, and still you are in control of everything. By the authority of the word of God and by the power of the name of Jesus, sinasaway po namin ang anumang gawain ng kaaway ng mga masasamang espiritu. Patuloy pa rin namin ginagapos ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman at amin itong inuhulog doon sa bottomless pit. At sa oras na ito, Panginoon, we lose and release your anointing. We lose and release your power, O God. Hallelujah, gamitin mo nawa ang iyong lingkod sa gabing ito. Hallelujah, na magkaroon po kami ng makalangit na kapahayagan tungkol po sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita, Panginoon, upang muling titibay ang aming bawat pananampalataya. Hallelujah, at patuloy kami ka naming paglilingkuran hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Alam po namin malapit na ang iyong pagbabalik, Panginoon. Subalit sa mga oras na ito, walang minuto ni oras na sasayangin namin, Panginoon, upang ibigay ang lahat ng kaluwalhatian, pasasalamat sa iyo. Dakila ka, O Diyos, sa gabing ito, in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Found in the name of Jesus. At the name of the Lord, we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Oh, oh, and praise. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Thank you for watching, Sister Alma at Sister Joylyn Caduli, dyan po sa Romania, Europe. Magandang gabi po sa inyo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, mga kapatid, Sister Sister Rosalina Tocaldo, San Nico, magandang gabi po sa inyo. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo. And thank you also for watching, Sister Edita De La Cruz. Blessed evening, Pastor Art, and God bless. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Sister Sonia Ramlik. Amen and amen. Ayan, purihin ang Panginoon. At praise God. Brother Erwin Graves, thank you for watching tonight. God bless you. Ayan, mga kapatid. Praise God. Kung mahina talaga ang ating signal, subalit hindi po ito maging hadlang, ipagpatuloy po natin ang pangangaral sa gabing ito. Dadako po tayo, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos at nais kong i-share po sa inyo sa gabing ito sa pagpapatuloy po ng
baksang ating pinag-usapan nung nakaraang Martes, mga kapatid, and magre-review po ako konti. Hallelujah, sa ilang paksa upang bigyan po kayo ng overview kung ano talaga yung pinag-usapan po natin na napakahalagang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Hallelujah, ang paksang kinalakay po natin ay may pamagat, mga kapatid. Obedience really matters. Hallelujah. Ang pagsunod ay sadyang mahalaga. Hallelujah. Higit lalo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po natin, mga kapatid, na pag-usapan ang tungkol po sa napakagandang kwento na isinilaysay po. Hallelujah, ng banal na kasulatan, lalong-lalo na sa Lumang Tipan. In the book of Genesis, chapter number 12, and then Genesis chapter number 17, and Genesis chapter number 22. Dito po natin, mga kapatid, na mababasa yung... Thank you, Sister Joylyn Rafael. Thank you for watching. Dito po natin nababasa, simula ng tinawag ng Diyos, si Abraham. Oh, nung hindi pa siya pinalitan yung kanyang pangalan na si naging Abraham, dati-rati ang pangalan niya ay si Abraham, na ang ibig sabihin, the exalted father. And then, mga kapatid, nung tinawag siya ng Panginoon na lalabas siya mula po sa kanyang angkan at sa kanyang mga from his people, at sumunod siya, hallelujah, sa utos ng ating Panginoon, without second thought, no? Without a doubt, praise God, kinikilala niya na ang tumawag sa kanya ay higit na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala niya, mga kapatid, that there is a supreme being, no? There is a God who is sovereign. May Diyos na higit na mataas sa lahat, mga kapatid. At ang ginawa po ni Abraham ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo at umasa, naniniwala sa kanyang pangako. Ganun din, mga kapatid, sa ating mga buhay. Nung napakinggan po natin ang mga salita ng Diyos, sadyang dumating po ang pananampalataya. At minsan hindi nga natin lubos na unawaan kung bakit tayo sumunod, kung bakit natin tinanggap, at kung bakit nagsusumikap po tayo na gawin, hallelujah, ang makatwiran na kalooban ng Panginoon upang sa kanyang mga pangako sa araw ng kanyang pagbabalik, tayo po ay makasama, hallelujah, maging kasama niya para sa buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, ito rin po ang nangyayari una bago pa sa atin, mga kapatid. Hallelujah, matagal ng panahon nung tinawag ng Diyos si Abraham, hallelujah, from Ur of Chaldees. And then ipinangako ng Diyos na maging isa siyang tawag dito, isa siyang great nation, maging father siya, maging ama siya ng maraming mga bansa, mga kapatid. Subalit nung mga panahong iyon, si Abraham at ang kanyang asawa ay hindi pa nagkaroon ng anak. And then nalipasan na po sila ng panahon. At that time ng tinawag ng Diyos si Abraham, ay ang kanyang edad ay 75 na. Parang sa kanya maaring posibleng makakaanak pa siya, pero sa kanyang asawa na sa panahong iyon ay 65. Buti sana noong araw din na ipinangako ng Diyos na magkaroon po sila ng anak at maging ama siya ng maraming mga bansa, ay nabuntis kaagad si Sarah. Pero hindi po ganun ang nangyari, mga kapatid. Hallelujah, habang tinitest pa ng Panginoon, sinusubok ng Panginoon, kumbaga si Abraham o si Abraham ay talagang susunod sa tinig ng Diyos, susunod sa tawag ng Diyos, pinalipas pa ang maraming mga panahon, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, noong pagdating doon sa nakasulat sa Genesis chapter 17, muling kinausap ng Diyos si Abraham. At dito nga, mga kapatid, hallelujah, nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham na ang tanging palatandaan ay yung pag-circumcised or tinatawag nating circumcision. And then ipinangako ng Panginoon na maging espesyal na mga tao at ang kanyang buong angkan ni Abraham ay maging espesyal sa harap ng Diyos. At sa pagkakataon na yaon, mga kapatid, hallelujah, pinalitan ang pangalan ni
ni Abraham sa pangalang Abraham. And that was 24 years after nung unang kinausap ng Diyos si Abraham. Hallelujah! Tingnan mo mga kapatid, ano? Ang taas-taas ng panahon, marami pang tawag dito mga pangyayari in between na hindi nakasulat. At ang bugtong alam po natin, hindi nakapaghintay si Sarah doon sa pangako ng Diyos na maging ama nga si Abraham ng maraming bansa. Ang ibig sabihin noon ay magkakaanak siya at ang maging kanyang angkan ay dadami sa balat ng lupa, mga kapatid, at maging isang bayan o isang bansa at kilalanin sa buong mundo. Pero parang napaka-imposibleng mangyayari yun, mga kapatid, sapagkat sa mga panahong yon ay hindi pa talaga nagkakaanak si Abraham o si Abraham at saka si Sarah na kanyang asawa. Hanggang sa nung nagkaedad na si Abraham ng 99, muli siyang kinausap ng Diyos in Genesis chapter 17. Hallelujah, na sabi ng Panginoon sa susunod na oras, sa ganito ring pagkakataon at panahon, ikaw ay magkakaanak ng anak na lalaki at tawagin mo ang kanyang pangalan si Isaac. Ayon mga kapatid, tingnan natin. Hallelujah, pag tayo'y tinawag ng Diyos, meron talagang tinatawag nating mga himala, mga bagay na parabagang sa isipan ng tao ay maging imposible. Pero ang Diyos, hindi siya naging Diyos dahil lang sa mga bagay, hallelujah, at ang lahat ng bagay ay maging posible sa Kanya. Subalit, isa po ito mga kapatid, naging Diyos siya sapagkat kahit na ang imposible ay kaya niyang gawin, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoong Hesukristo. So in short, hallelujah, nung dumating na po ng 100, hallelujah, yung edad ni Abraham, hallelujah, tukma mga kapatid, insaktong-insakto, naging 90 din si Sarah that time, ay nagkaroon po sila ng anak, no? Ipinanganak po ni Sarah si Isaac. At exactly ang edad po ni Abraham ay naging 100, mga kapatid. Kaya praise God, matagal man, subalit tapat ang Diyos sa kaniyang mga pangako. Matagal man mangyari, basta't nangako ang Diyos, maaring nadidelay, mga kapatid. Pero ika nga sabi, God's delays are not God's denial. Ibig sabihin, kahit nadidelay, hindi ibig sabihin na hindi natutuparin ng Diyos ang kanyang pinangako. Kaya dito mga kapatid, napatunayan na si Abraham ay lumakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos at sa katwiran ng Diyos. And then mga kapatid, hallelujah, at sa panahon na yon, we can imagine, hallelujah, paano na-enjoy ni Abraham at ng kanyang asawa na nagkaroon po sila ng anak na lalaki. Ayan, alam po natin yan. Hallelujah, kung ano yung mararamdaman ng mag-asawa na matagal na panahon, hindi nagkaroon ng anak at bigla na lang nagkaroon ng anak. Ano bang matawag natin dito? Isang himala, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat they were both stricken with age, mga kapatid. Hallelujah, hindi na po pwede, para nangang imposible sa tao. Pero mga kapatid, in short, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at naipanganak nga si Isaac. And then mga kapatid, habang lumalaki po si Isaac, nakikita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi nakita ng Diyos, hindi nalaman ng Diyos na may pananampalataya nga si Abraham. Kagaya din natin mga kapatid, hindi na kailangan pang alamin ng Diyos kung may pananampalataya tayo. Alam ng Diyos yan mga kapatid. Alam ng Diyos na tayo'y nagsisikap. Alam ng Diyos na tayo po ay, hallelujah, namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Pero kung bakit, hallelujah, mababasa po natin sa chapter 22 ng Genesis na talagang sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, kung bakit sinubok ng Diyos ang kanyang pananampalataya upang mapapatunayan kung genuine nga o kung totoo nga
talaga ang kanyang pananampalataya at ang kanyang pagsunod sa Diyos. Kaya sa ating mga Kristiyano, asahan po natin yan. Hallelujah! Habang tayo'y naglilingkod sa Diyos, may mga panahon na dinadaan po tayo ng Diyos sa iba't ibang uri ng mga pagsubok upang mapatunayan, hallelujah, or to prove the quality of our faith. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nagdududa ang Diyos sa ating pananampalataya. Subalit ang gusto ng Diyos na malaman, hindi wala nang bagay na gusto pang malaman ng Diyos, sapagkat kahit hindi po natin sasabihin, alam ng Diyos kahit ang pinakabagay na nasa ating isipan, kahit sa mga oras na ito. Subalit ang nais ng Diyos na mangyari, hallelujah, na kung bakit sinubok niya ang pananampalataya ni Abraham, upang malaman din ni Abraham, o di kaya tayo, bakit sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya, upang malaman natin kung gaano po tayo kalakas. Hallelujah! Gaano kalakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. He just want to test the quality of faith we have. Nais lamang ng Panginoong subukin ano bang klaseng pananampalataya meron po tayo. Kaya mga kapatid, nakikita natin, hallelujah, to prove that one thing is genuine, no? Para mapatunayan mo na ang isang bagay nga ay pure, ha? Totoo, kailangan mo itong subukin. O subukan, mga kapatid. Kaya ganun din sa ating paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, upang malaman kung totoo ba nating minahal ang Diyos, totoo ba nating sinasamba ang Diyos, hallelujah, dumaranas po tayo ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Kaya mga kapatid, our faith is submission to His will. Yung pananampalataya natin, ha? Kung anong ibig sabihin ng pananampalataya, ay ang ibig sabihin nito, ang pagpapasakop sa kanyang kalooban. Now, nababasa natin in other version. Hallelujah! Sa book of Genesis. Tingnan po natin, mga kapatid, ha? Sa ibang salin. Dito po sa New Living Translation, mga kapatid. Tingnan po natin sa Genesis chapter 22. Tingnan natin. Verse number 1. Ito po yung sabi, sometime later, God tested Abraham's faith. Ilang taon na ba si Isaac nito? It was estimated na nasa 20 hanggang 30 years old na si Isaac. At muling kinausap ng Diyos si Abraham. At sinabi ni Abraham, sabi ng Biblia, God tested Abraham's faith. Sinubukan na Diyos o sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. At dito, mga kapatid, ang utos ng Diyos, take your only son, hallelujah, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as burnt offering on one of the mountain which I shall show you. Sinabi ng Biblia, ang utos ng Panginoon kay Abraham, halikunin mo, dalhin mo yung nag-iisa mong minahal na anak na minahal mo ng husto, at pumunta ka doon sa lupain ng Moriah at mag-aalay ka ng isang handog na sinunog sa isa sa mga lugar na ituturo ko sa iyo. At sinabi ng Biblia, hindi po natin ma-imagine ano kaya yung nararamdaman ni Abraham nang inutos ng Diyos na ialay si Isaac. Surely na alam po natin na alam ni Abraham ano ang ibig sabihin ng Diyos na pag-alay ng kanyang anak. Ang ibig sabihin, patayin niya at sunugin yung nag-iisa at minahal niyang anak si Isaac upang masamba niya ang Diyos, mga kapatid. At nakikita po natin, hallelujah, sa verse number 3. Nung kinabukasan kaagad,
Hallelujah! Bumangon si Abraham ng maaga o sa madaling araw pa. And then kinuha niya yung kanyang asno. And then nagdala siya ng kanyang dalawang utusan kasama niya. At dinala niya si Isaac ang kanyang nag-iisang anak. And then nagdala rin siya ng kahoy na panggatong. At mga kapatid, hallelujah, and set out for the place God had told him. Inanda niya yung lugar na kung saan sinabi ng Diyos na kanyang pupuntahan, mga kapatid. At nakikita natin, hallelujah, noong pagdating ng verse number 4, on the third day of their journey, matagal-tagal rin yung linakad at malayo-layo rin ang kanyang nilakad nila, mga kapatid. At hanggang nakarating po sila doon sa paanan ng bundok, at sinabi ni Abraham sa kanyang mga kasama, na mananatili kayo dito. No, praise God. Tingnan natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang verse number 5. Napakaganda po ng sinabi ng salita ng Diyos dito. On the stay here, nung nakarating po sila doon sa paanan ng bundok, sinabi po ni Abraham, stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little farther and we will worship there. Hallelujah. Tingnan po natin yung utos ng Diyos na pag-aalay upang subukin ang kanyang pananampalataya. Hindi po sinabi ni Abraham na isa po itong kung ano lang na bagay, kundi inisip ni Abraham na ang kanyang gagawin ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Now, we can't imagine kung ano ang bigat sa isipan at sa puso ni Abraham, subalit buo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Nung sinabi niya sa kanyang servant, o sa servants niya, mga kapatid, at saka yung donkey niya na iniwan niya doon sa paanan ng bundok. Now, nakikita po natin, hallelujah, na hindi po lahat ay maari po nating dalhin na maging kasama natin sa pagsamba. Sapagkat alam ng Diyos, maari na isa po sila sa mga contributing factor na makakasira sa layunin ni Abraham. Sapagkat nung una pa lang, nung inutusan siya ng Diyos, na ialay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang walang ibang bagay na sumagi sa isipan ni Abraham kundi yung pagsamba sa Diyos. Hallelujah! Ibig sabihin, yung pagsasakripisyo ay isang uri din ng pagsamba sa Diyos. Kaya sabi ni Abraham, pupunta kami doon sa bundok and we will worship there. Hallelujah! Mga kapatid, now, hindi ibig sabihin na sa buhay pagiging Kristiyano, lahat ang bagay ay maging okay. Lahat ng bagay ay maging magaan at magaan sa kaluuban. Lahat ng bagay, mga kapatid, hallelujah, ay para bagang pabor po sa atin. Subalit kung pag-usapan natin ang pagsamba, mga kapatid, wala po itong kinikilalang sirkumstansya. Wala po itong kinikilalang panahon. Hallelujah, wala po itong kinikilalang tinatawag nating emosyon, kundi ang pagsamba ay siyang pagsunod sa mga salita ng Diyos. Hallelujah, sapagkat mga kapatid, praise God, nasasabi ko nga that worship is not emotion. Sapagkat yung iba ay nag-iisip na pag sila ay umiyak, yun na ang pagsamba. Pag sila ay naging malungkot, praise God, yun ang pagsamba. O kaya sila ay masaya, yun ang pagsamba. Praise God, sapagkat mayroong nagsasamba na para bagag ang bigat-bigat ng mukha. Ang lungkot-lungkot, sapagkat iniisip nila, kailangan nilang maging malungkot para maawa ang Diyos. Yung iba naman ay nag-iisip
na kailangan silang magalak sapagkat mga kapatid, kung gawin nila ito, hallelujah, ay malulugod o ito ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Subalit nais kong sabihin po sa inyo that worship and true worship is not emotion. Hindi yung gaano kita kasaya o gaano kita kalungkot. Praise God, tumatawa tayo, umiiyak sapagkat ang totoong pagsamba ay yung pagsunod sa salita ng Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong mga kapatid, sumusunod ba tayo sa salita ng Diyos? Sumusunod ba tayo sa kautusan ng Diyos? Sumusunod ba tayo sa boses ng Diyos patungkol sa ating pagsamba? Hallelujah, sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Hallelujah, which is your reasonable service. Kaya ang daming nagkamali po dito, mga kapatid. Ang dami pong nagkamali dito. Yung iba, praise God, hallelujah, ay ang akala at ang buong akala nila, okay na ito. Praise God, yung iba ay nagpipinitensya pa nga, sinasaktan ang kanilang sarili sa pag-iisip na maawa ang Diyos. Sa pag-iisip, praise God nga, unawain sila ng Diyos. Subalit mga kapatid, malinaw na malinaw ang sinabi ng Biblia, si Abraham hindi nagdedepende, hallelujah, ang pagtingin ng Diyos kung siya ba ay masaya o siya ba ay malungkot. Subalit nalulugod ang Diyos nung si Abraham ay nag-umpisang sumunod sa utos ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, hallelujah, magsamba ka, mag-sacrifice ka. Ano bang uri ng mga pagsamba? Sabihin ko sa inyo, ang pagbibigay ay isang pagsamba. Ang pagbasa, babasa, pagbabasa ng Biblia ay isang uri ding ng pagsamba. Ang pananalangin ay pagsamba din. Mga kapatid, ang pagsasakripesyo, ang pagbigay ng panahon, ang pakikinig ng mga salita ng Diyos ay isa ring uri ng pagsamba, mga kapatid. Sapagkat kahit tatawa ka man, uiiyak ka man, hallelujah, as long as na hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, hindi pa rin ito mapabilang sa harapan ng Diyos na isang uri ng pagsamba, mga kapatid. Kaya, hallelujah, mayroong mga utos ang Panginoon sa Biblia. Sabi nga ng Bible, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah, isa yun sa mga utos. Hallelujah, sinabi ng Mark chapter 16, verse number 16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Hallelujah. Matthew 28:19. Inutos din ng Panginoon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. May nakikita po akong isang nangangaral, sabi niya, ito po yung daanan papunta sa langit, the ABC, praise God, to heaven, mga kapatid, para na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At pinakinggan ko talaga, yung sabi niya, yung A is accept, pangalawa, ang B is believe, and letter C is confess. Sabi ko, wala yun ah. Wala sa Biblia yun. Kani-kanila lang yun, mga kapatid. Nung sinabi at nagtanong po yung mga nakikinig sa aral ni Apostol Pedro sa araw po ng Pentecostes, nung nasaktan po sila, nung na-realize nila na nagkakasala sila, nagtanong po sila, men and brethren, what shall we do? Sabi nila, ano ba ang aming gagawin? Malinaw na malinaw na sinabi po ni Apostol Pedro, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. And then mga kapatid, itong mga nakasulat sa Gawa ay hindi lang si Pedro, pati na yung mga apostoles, hallelujah, kagaya ni Filipe na binaptize niya po yung eunuch
kagaya din ng pamamain ni Cornelio sa Acts chapter 10, kagaya din doon sa mga believers at followers ni John the Baptist, halay sa Acts chapter 19, na noong napakinggan po nila yung pangangaral at nakita po sila ni Pablo. Mga kapatid, sabi ng Bible, mahalaga po ito, tingnan natin. Sa Acts chapter, tingnan natin. Sapagkat ang tunay na pagsamba at ang kaligtasan ay nagmumula po sa pagsunod ng mga salita ng Diyos. Kahit gumulong-gulong ka pa sa church, pero ayaw mong sumunod sa ipinapangaral, ayaw mong sumunod sa itinuturo ng Biblia, wala pa rin, hindi pa rin kilalanin yun na pagsamba. Because obedience really matters. Yung pagsunod talaga, mga kapatid, ay mahalagang mahalaga. Praise the name of Jesus. Now, mabasa po natin dito sa Acts chapter 19, while Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus on the coast, where he found several believers. Ito, mga kapatid, makikita po natin, meron na po ditong mga mananampalataya, tinatawag na mga believers, nung inabutan po ni Pablo na nandun po sa Ephesus. And then verse number 2, tinanong po sila ni Pablo, "Did you receive the Holy Spirit when you believed? Natanggap nyo na ba ang Espiritu Santo nung kayo po ay sumasampalataya?" He asked them, and they replied, "No, we haven't even heard there is a Holy Spirit." Kaya mga kapatid, yung turo na believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, hallelujah, kulang po yun, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na ako po'y tutol doon sa paniniwala o pananampalataya, no? Doon sa accept and believe, mga kapatid. Pero ito po yung pinakaibig sabihin. Kung tinanggap mo talaga yung ebanghelyo, maging handa ka rin na tanggapin at gawin yung utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, nung itinanong po sila, sabi nila, yung sagot po nila, "Hindi nga kami nakakarinig na meron palang Espiritu Santo." And then, what baptism did you experience? Sabi ni Pablo, "Kaninong bautismo pala kayo ang iyong na-experience nyo, ang iyong, ano ba yung experience? Nararanasan ninyo. Ha? Anong uri ng bautismo? Kaninong bautismo?" He asked, and they replied, "The baptism of John." Ang ibig nilang sabihin, sila po'y mga followers ni John the Baptist. Ayan, sa madaling sabi, mga Baptist yun. Kasi believer yun ni John the Baptist. Follower yun ni John the Baptist. Kaya sabi nila, "Praise God, kami po ay tagasunod ni John the Baptist." Hallelujah. And Paul said, ito pinaliwanag ni Pablo. Sabi niya, "John's baptism called for repentance from sin." Hallelujah. "But John himself told the people to believe in the one who would come later," meaning Jesus. Subalit sinabi ni Pablo, mismo si Juan Bautista ay nagsasabi sa mga taong naniniwala, na sabi niya, yung maniniwala sa kanya na darating, ha? Huling darating kaysa akin, ang ibig niyang sabihin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, mga kapatid, "And as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus." Nung narinig po nila na mayroon palang mas katotohanan, ha? Hallelujah, mas mayroon pa palang tatanggapin na tunay. Hindi ko sinabing hindi tunay ang bautismo ni John the Baptist. Pero yung purpose ng baptism ni John the Baptist ay ang paghanda ng sa mga tao
sa paparating na walang iba kundi. Paparating na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. At nung narinig po nila ito, mga kapatid, na maliban pala doon sa bautismo ni John the Baptist, meron pa palang bautismo talaga, hallelujah, ng mga apostoles. Hallelujah. Higit lalo kay Apostle Paul. Alam po natin na naging apostoles po o naging apostol si Pablo na hindi po siya yung nakasaksi sa totoong nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tinawag siya na naging espesyal sapagkat ang Diyos mismo ang nagbigay ng makalangit na kapahayagan upang maunawaan ni Apostol Pablo at makikilala kung sino talaga, hallelujah, ang pangalan ng Panginoon at ang tagapagligtas. Nung tinanong, praise God, ni Pablo, yung isang tinig, nung hindi pa siya si Pablo, nung hindi pa siya tinawag, ang kanyang pangalan ay si Saul. Isa po siyang taga-usig nung mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, sabi ng Biblia, at isa po dito sa naging biktima niya, sapagkat galit na galit si Apostol Pablo kasi yung paniniwala niya na siya ay nasa katotohanan sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga nakasulat sa kasulatan. Praise God, sa lumang tipan, mga kapatid. Hallelujah, isa siyang naging abogado or lawyer. Isa siyang magaling, hallelujah, may kaalaman, mga kapatid, napakagaling sa scripture. Hallelujah, marami siyang alam, mga kapatid. At ang buong paniniwala niya na nabigyan siya ng karapatan, nabigyan siya ng authority na uusigin ang lahat na nangangaral at nagtuturo ng mga turo na hindi sang-ayon sa kanyang paniniwala. Hallelujah. Nung narinig niya nga na may nurong nagtuturo at mayroong mga nangangaral tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na-trigger po si Pablo upang usigin ang lahat ng mga nangangaral tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, nung ginawa niya ito, isa sa mga pinapatay niya ay si Stephen. Si Stephen, mga kapatid, at kanyang ipinabato hanggang sa mamatay. Subalit nung isang araw na siya uli ay lumakad at naghahanap pa ng iba pang mga nagtuturo at iba pang nangangaral patungkol sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, doon niya po nasumpungan. Hallelujah, doon niya po nasalubong mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya habang siya ay nasa daan papunta po ng Damascus, naghahanap siya ng iba pang mga believers na kanyang uusigin. Bigla na lamang, mga kapatid, mayroong napakaliwanag na sikat na nagmumula sa itaas na bumulag mismo kay Pablo. Hallelujah! At narinig niya yung tinig na nagsasabi, Saul, hindi pala Pablo, Saul pa pala siya noon, mga kapatid. Saulo, Saulo, ha? Saul, Saul, why hast thou persecutest me? Bakit mo ako inuusig? At then nagtanong po si Pablo, sino ka pala, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, sa walang pag-alinlangan, sinabi niya, I am Jesus whom thou persecutest. Ako si Jesus na iyong inuusig. It's hard to kick against the pricks. Mahirap na tumadyak, hallelujah, sa mga, ano ba yun, yung mga pricks, yung mga, may mga tanim na maraming tinik, mga kapatid. At magmula noon, nagkaroon si Pablo ng espesyal na kapahayagan. Hallelujah. Ayun nga, nabulag nga siya. At tinawag ng Diyos, hallelujah, nagpahayag ang Panginoon,
pinaagi sa pamamagitan kaya Ananias na tinawag ng Panginoon, isa ring believer na inutusan ng Diyos, puntaan mo si Saulo. Nung panahong yun, mga kapatid, kilalang kilala, nagtitrending si Saulo nung panahon na yun, mga kapatid. Hallelujah! Nasabi ni Ananias, natatakot siya sapagkat alam niya, ito pong umuusig ng lahat ng mga naniniwala at sumasampalataya sa pangalan ni Jesus Christ. Hallelujah! Subalit wala siyang magawa kundi sundin ang utos ng Diyos, mga kapatid. At doon pinuntahan niya si Saul, mga kapatid, praise God, at ipinahayag sa kanya ang kautusan ng Diyos at pinananalangin niya si Pablo hanggang siyang kinuha yung kaliskis na tumabon sa kanyang mata at nagkaroon muli siya ng liwanag, mga kapatid. Hale, at sa walang maraming tanong, isa rin si Pablo na tumanggap sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at naging isang, hallelujah, isang apostol na sumulat ng maraming mga aklat sa Bagong Tipan, mga kapatid, si Apostol Pablo, at nagsasabi na wala nang iba pang ebanghelyo kahit kami o ang anghel na magmumula sa langit na pumarito at mangangaral ng iba, praise God, kaysa ipinangaral ng mga apostoles. Hallelujah, siya po ay huhusgahan. Mababasa po natin yan sa Galacia, ang chapter, mga kapatid. Galacia chapter 1, umpisan po natin sa verse number 5. Ito po yung sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Okay. Sinabi niya, I am shocked that you are turning away so soon from God who called you to Himself through the loving mercy of Christ. You are following a different way and pretends to be the good news. Ito pong dapat nating tandaan, mga kapatid. Hindi lahat ng nangangaral at mga turo na ipinapangaral ay sa Diyos. Hallelujah! Maliban po lamang nung ipinapangaral na nagmumula mismo sa salita ng Diyos. Ayan, mga kapatid. Ito po yung sabi sa verse number 7 sa Galacia chapter 1. But is not the good news at all. Sabi ni Pablo, hallelujah, para bagang sa inyong pakikinig ay magandang balita. Subalit hindi talaga yung totoo na magandang balita. You are being fooled by those who deliberately twist the truth concerning Christ. Ito, mga kapatid, tayo'y dinadaya, sabi ni Pablo. Kayo ay dinadaya sapagkat kahit yung mga nasa church na, yung mga converts na, yung mga mananampalataya na, mga kapatid, sinulatan ulit ni Apostol Pablo yung mga taga-Galacia sapagkat mayroong mga turo at maling turo na talagang nagpapalayo sa kanila mula po sa tamang turo ng kasulatan. Sabi ng Bible, praise God, maraming nais itwist po nila. Para bagang, ano ba yung sa Tagalog yung twist? Binabaliko nila, mga kapatid, yung tamang aral at ang tamang turo. At sabi ni Pablo bilang paalala po sa taga-Galacia, let God's curse fall on anyone, including us, or even an angel from heaven. Ayan, ang sumpa ng Diyos ay darating ni kahit kanino, kahit na kami pa, kasali tayo, o ang mga anghel na nagmumula sa langit who preaches different kind of good news. Yung mga ngaral ng ibang klase ng magandang balita other than the one we preach unto you. Maliban sa amin nang ipinangaral sa inyo. Kaya, mga kapatid, mababasa natin sa Biblia nung utos ng Diyos na mahalaga talaga yung bautismo. Kaya obedience really matters when it comes to salvation. Kaya, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon, hallelujah, na kailangan kung tayo nagkakasala, magsisisi po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po yung sabi ng iba, napakasimple. Huh? Praise God.
Kahit ngayon din, matanggap mo na ang kaligtasan, wala ka ng ibang gawin, i-confess mo lang. Ha? Receive o accept, receive and confess. Praise God. Pero tama ba yun? Nasa Biblia ba? Nasa tamang aral ba? Ano ba ang tinuro ng mga apostoles? Mababasa po natin yan sa Acts of the Apostles. Yung mga talagang gawa ng mga apostoles. Kung babalikan po natin, mga kapatid, praise God, sa Book of Acts, no, mababasa po natin the Book of Acts. Diyan po, mga kapatid, sa chapter 8, chapter 10, ang dami-dami, mga kapatid, na mga tawag dito, talata na magsusuporta na yung aral at turo ng mga apostoles ay sadyang tunay na ebanghelyo na ipinaliwanag din ni Apostol Pablo. No, mababasa din natin, mga kapatid, ang 1 Corinthians chapter 1 o chapter 15 verse 1. Hallelujah, hanggang versikulo 6, mga kapatid, na ipinaliwanag ng malinaw na malinaw ni Apostol Pablo ang tungkol sa ebanghelyo. Tingnan natin, mga kapatid, praise God, ang sinabi ng salita ng Diyos. Okay, tingnan muna natin yung Acts chapter, ayan, Acts chapter 8, mga kapatid. Marami ding talata sa Biblia na magpapatunay, no? Dito nga sa Acts, nasabi dito sa Acts chapter 8, persecution scatters the believer. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers except the apostles were scattered through the regions of Judea and in Samaria. Hallelujah! Dito sa Acts chapter 8, mga kapatid, talagang inuusig yung lahat ng mga nangangaral tungkol sa tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesu Kristo. Nainusig pati yung mga mananampalataya at ang mga apostol na sila po ay kumalat hanggang doon sa Judea at hanggang doon sa Samaria. At ito ay katuparan po lamang ng sinabi ng Biblia sa Acts chapter 1 verse number 8 na sinabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses of me both in Jerusalem, in Judea, and in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Hallelujah! Kaya, mga kapatid, ito po yung nangyari na mababasa po natin sa verse number 2 sa Acts chapter 8, yung mga devout men, inilibing po nila si Stephen, isa sa mga pinapatay po ni Saulo. And then, mga kapatid, Saul was going everywhere to destroy the church. He went from house to house, dragging, out both men and women, and threw them into prison. Di basta-basta pala yung ginawa ni Saul. Hallelujah, nagbahay-bahay siya. Lahat ng mga mananampalataya ay kanyang inusig, mga kapatid. Subalit hindi po ito nakapaghadlang, hindi po ito nakakapahinto, praise God, ng ebanghelyo ng katotohanan upang maipangaral at maipahayag sa lahat ng mga tao, mga kapatid. At nakikita po natin, hallelujah, kahit na mismo dito sa Acts chapter 8, si Pilipi ay nangangaral po, mga kapatid. Lugar na kung saan siya ay nangangaral, mga kapatid, mayroon pong isang magician na umaten po doon sa pangangaral ni Pilipi doon po sa Samaria. Habang siya ay nangangaral, nakikinig po ang lahat ng mga tao. And then, lahat sila po ay sabik na makinig
siya'y pinapangaral ni Pilipi doon sa Samaria. At nakikita po nila yung mga palatandaan, signs and wonders, miracles working, and many evil spirits were cast out. Maraming masasamang espirito ang napapalayas, screaming as they left their victims. Habang ang mga masasamang espirito ay papalayo, sila'y sumisigaw habang iniiwanan po nila yung kanilang mga biktima. At maraming mga paralitiko, yung mga lumpo ay pinagaling. Hallelujah, nakatayo at nakalakad. At sabi ng Biblia, mayroong malaking kasiyahan sa bayan na iyon, sa siyudad na iyon, at merong isang tao doon na ang pangalan ay si Simon na isang sorcerer. Mga kapatid, sa matagal ng mga panahon, siya po ay isa sa mga kilalang tao doon sa Samaria na kinikilala ang kanyang sarili na isang bantugan, mga kapatid. Isang sikat na sikat, hallelujah, na sorcerer, mga kapatid. And then, nakikita po natin dito na siya po isa na nagsasabi na ang nakikita niya ay kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng nag-iisang Diyos, mga kapatid. At habang sila ay nakikinig, mga kapatid, sila po ay nagulat, praise God, sa kanyang mga mahika, sa kanyang mga magic, itong magikero na ito, na ang pangalan ay si Simon. Subalit, ang mga tao ngayon, nung napakinggan nila si Pilipi, dahil sa aral na kanyang ipinapangaral at tinuturo ang lahat ng mga naging follower ni Simon, ay naniniwala na rin doon sa ipinangaral ni Pilipi na magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo. At sa totoo, sabi ng Bible, as a result, men and women were baptized. Yung mga naniniwala, talagang binabautismohan. Yun sa Bible. Kaya tayo po'y nagtataka kung bakit ngayon nais nang iabulis ng marami yung bautismo. Nais nang iwalang bahala ng marami yung bautismo. At totoong pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Hallelujah! Isang ang kautusan, mga kapatid. Sabi ng Bible, and that repentance and remission of sins should be preached in His name. Ano ba yung repentance and remission of sins? Yung pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Ha? Ano ba yun? Acts chapter 2 verse 38. Sabi ni Apostol Pedro, magsisisi kayo at magpabautismo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya maraming nangangaral, maraming nagtuturo, maraming numaakalang sila po ay naging handa na at makapunta sa langit. Subalit, ang totoo, hindi pa nila totoong natanggap ang kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng bautismo at pagtanggap ng banal na Espiritu. Sa totoo, nananatili pa rin sila sa buhay na makasalanan sapagkat, mga kapatid, ang bautismo ang siya lamang makapaghugas ng ating mga kasalanan at nagsimbolo ito sa paglibing sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Roma Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 4 ay mababasa din po natin. It is simply the gospel, mga kapatid. Ito yung ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng mga naniniwala sa pagpangaral ni Pilipi doon sa Samaria, silang lahat, mababae man o malalaki man, ay binautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ. Walang ibang pangalan. Kaya yung iba naman ay hindi po nila ma-reconcile yung baptism sapagkat meron po silang tradisyon na ito po'y kinamulatan nila.
Hallelujah, mula panoon na tradisyon na ang bautismo ay sa pamamagitan ng mga titulong Ama, Anak at Espiritu. Yung iba naman ay sabi, hindi na kailangan yung bautismo. Ang kailangan lang ay tanggap lang. Accept the Lord Jesus Christ ay kulang yata, mga kapatid. Sapagkat hindi po kulang yung turo ng Panginoon. And that repentance and remission of sins, kailangan yung pagsisisi at yung remission of sins, maririmit, matanggal, mahugasan. Hallelujah, talaga ang ating buhay mula sa ating pagkakasala. At ito ay sa pamamagitan po lamang ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Gawa 4:12 ay nagsasabi, wala nang ibang pangalan pa. Hallelujah, sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa na makapagligtas, kundi ang pangalan lamang ng nag-iisang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sundan po natin anong nangyari dito kay Simon na isang magikero. Ayan. Sa verse number 13, sabi ng Bible, then Simon himself believed and was baptized. Ito mismo si Simon ay naniniwala at binautismuhan at nag-umpisang sumunod kay Pilipi kahit saang dako siya mapunta. Habang nakikita niya yung mga palatandaan, signs and great miracles Philip performed. Kaya mga kapatid, kahit na natanggap niya yung bautismo, ayun si Simon, para bang natutokso siya, sabi niya, masigit itong kapangyarihan ni Pilipi kaysa aking mahika, kaysa aking magic, kaysa mga ipinakita ko. Hallelujah. At sinabi ng Biblia, when the apostles in Jerusalem heard that the people of Samaria had accepted God's message, they sent Peter and John there. Hallelujah. At habang narinig ng mga apostoles na nasa Jerusalem ang tungkol sa mga taga-Samaria na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, ipinidala nila doon si Pedro at si Juan. And then mga kapatid, nung nakarating sila doon sa Samaria, pinanalangin po nila yung mga naniniwala, sumasampalataya, at sila po ay tumanggap ng banal na Espiritu. Kailangan talaga mga kapatid, maging kumpleto yung ating kaligtasan. Hallelujah, hindi po lamang hanggang sa pagsisisi at hindi lamang hanggang sa pagtanggap ng pangalan ni Hesukristo sa bautismo. Kinakailangan pa rin na tayo tumanggap ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sabi ng Bible, hallelujah, the Holy Spirit had not yet come upon any of them. Hindi pa nila natanggap, kahit isa sa kanila hindi pa nakatanggap ng Espiritu Santo, sapagkat verse number 16, they have only been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Walang isa, kahit isang talata sa Biblia na may mababasa po tayo na may isang apostoles na nag-perform ng water baptism ginamit ang pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Sapagkat yung utos, magbautismo ka sa pangalan. Nag-iisang pangalan. Kaya yung tinupad ni Apostol Pedro nang araw ng Pentecostes, sabi niya, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo. Hallelujah, sa pangalan ni Hesukristo, sa ikapagpatawad ng inyong kasalanan at matanggap ninyo ang kaloob na mauana ng siyang Espiritu Santo. Mga kapatid, at kung tingnan po natin nung si Pedro at saka si Juan, hallelujah, ay pinatong nila yung kanilang mga kamay doon sa mga nananampalataya, silang lahat ay tumanggap ng Espiritu Santo. Nung nakita po ito ni Simon, mga kapatid, hallelujah, sinabi ng Bible, hallelujah, na nakatanggap po sila ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ng mga apostol na naglagay ng kanilang mga kamay doon sa mga tao. Natukso po ito si Simon at sinabi niya, meron akong maraming pera. Pwede ko bang mabili itong kapangyarihang ito? Mga kapatid, when we talk about the baptism of the Holy Ghost, this is a very serious matter, mga kapatid. Seryosong bagay po ito.
wala pong maaring ano to, mga kapatid, alipusta sa Espiritu Santo. Nobody, mga kapatid, sabi na Bible, isang kasalanan ang hindi mapapatawad. It is the blasphemy against the Holy Ghost. Hallelujah! Yung alipustahin mo ang banal na Espiritu. Kaya yung pagkarinig ni Pedro at saka ni Juan nung sinabi ni Simon na bibilhin niya yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaagad, mga kapatid, hallelujah, sinabi ni Simon, let me have this power. Sabi niya, bigyan niyo ako nitong kapangyarihan upang kung ako po'y maglagay ng aking kamay sa mga tao, tatanggap din sila ng Espiritu Santo. Subalit ito po yung matinding sagot ni Apostol Pedro. Hale, Peter replied, may your money be destroyed with you for thinking God's gift can be bought. Sabi ni Pedro, ha? Mapapahama ka kasama ang iyong pera sa pag-iisip na maari mong bilhin ang kaloob na Espiritu Santo. Hindi po ito mabibili, mga kapatid. Kaya huwag tayong mag-iisip pag marami tayong pera, kaya nating bilhin ang ating kaligtasan. Alam nyo ba, nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon. Masasabi nating rapture sa Bible. Mapag-aralan din natin yan. Hallelujah! The Holy Ghost is the only power that is against the gravitational force. Yun lang ang kapangyarihan na maaring sumuway sa gravity ng sanlibutan. Kaya ang pag-isang Kristiyano ay puno ng Espiritu Santo. Kagaya ng sinabi ng Bible, darating ang araw, hindi natin alam anong oras, anong araw. Sa pagbabalik ng Panginoon, magpapahayag siya doon sa kaulapan. Kasama na yung tunog ng trompeta. Sabi ng Bible, ang lahat ng namamatay kay Kristo ay bubuhayin magmuli. At ang lahat ng mga naiiwan at sumasampalataya sa Panginoon, they will be caught up together to meet Him in the air. Sila po ay kunin, mga kapatid. Hindi po tayo sasakay sa jet plane. Hindi po tayo sasakay sa kung anumang gawa ng tao. Mga kapatid, walang ibang kapangyarihan na makapag-alis sa iyo mula po sa puwersa ng gravity ng lupa, kundi ang Espiritu Santo po lamang. At ang biyahe po natin ay biyaheng langit, mga kapatid. Papunta po doon sa kaulapan upang makasama po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sinabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, mapapahama ka sa pag-iisip na maaari mong bilhin ang Espiritu Santo. Sabi ni Pedro, you can have no part in this for your heart is not right with God. Sabi ni Pedro, wala ka, hindi ka maging kabahagi nito sapagkat hindi po tama yung nasa puso mo. Kaya mga kapatid, minsan tayo ay naliligaw din ng landas. Minsan tayo ay nagkakamali din. Minsan hindi na rin naging tama yung ating puso sapagkat minsan gumagawa tayo ng ating sarili. Subalit kagaya po ni Abraham, walang ibang ginawa kundi sundin po lamang kung ano yung nakasulat at ano yung utos ng Panginoon. Regardless kung ano yung narating mo, regardless kung ano kataas yung kaalaman mo, regardless kung gaano ka kamarunong, kapatid, kailangan mo pa rin sundin ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, repent of your wickedness and pray to the Lord. Perhaps He will forgive your evil thoughts. Sabi ni Pedro, manalangin ka. Tumalikod ka sa iyong kasamaan. Manalangin ka sa Panginoon. Baka ikaw ay patatawarin sa iyong masamang pag-iisip. Kaya mga kapatid, praise God. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Praise God, walang maaring mag-alipusta sa Holy Ghost. Kaya nga, mahigpit nating inuunawa yung utos na ang ibautismo ay sa iisang pangalan lang. Sapagkat maari po tayong magkamali, mga kapatid. Maari po tayong magkamali.
Ang dami-daming sikta. Nagbabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at sinali pang Espiritu Santo. Ang tanong, sino nagbigay sa iyo na magbautismo ka ng Espiritu Santo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan upang ibautismo ang Espiritu Santo? Sabi nga ni Pedro kay Simon, hindi maaring bilhin ang Espiritu Santo, hindi maaring alipustahin ang Espiritu Santo, sapagkat tanging at natatanging Diyos lang ang makapagbigay ng Espiritu Santo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Yun ang ginawa ni Pedro, o ni Abraham, mga kapatid, I mean. Yun ang ginawa ni Abraham. Sabi niya, ang simpleng pagsunod ay isang uri ng pagsamba. At kung ikaw ay handang sumunod sa salita ng Diyos, praise God, sabihin ko sa inyo, praise God, sa pamamagitan po niyan, ay sinasamba ninyo ang Diyos. At hindi ka nagkakamali, mga kapatid, na samba mo sa tunay at ang totoong Diyos sa iyong buong puso. Kaya it's better to obey, and to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay higit pa na mabuti kaysa pagsakripesyo, mga kapatid. Kung nagsasakripesyo man tayo, at ito ay hindi nasasang-ayon sa salita ng Diyos, wala pa rin kwenta sa harapan ng Diyos. Hindi pa rin nagmamatter ito sa harapan ng Diyos. Walang kwenta ito sa harapan ng Diyos. Subalit, pag tayo ay nagsakripesyo sang-ayon sa salita ng Diyos at talagang sinusunod natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, simple lang, sa bagong tipan, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan pag sinunod po natin ang utos ng Diyos. Kaya kapatid, kung hindi mo pa natanggap ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sa kanyang pangalan, mag-isip-isip ka sa gabing ito. Sapagkat, praise God, talagang isisilyo talaga ng Panginoon ang kanyang pangalan. Ito pong matibay, praise God, na katotohanan. Sinabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Tingnan po natin, mga kapatid, anong sinasabi ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse number 19. Ito pong sabi, "But God's truth stands firm like a foundation stone with this inscription or inscription that the Lord or that the Lord knows those who are His, and all who belong to the Lord must turn from evil." Mas malinaw sa King James Version, mga kapatid. Tingnan natin. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Ito pong sabi. "Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity." Kailangan mo talagang tanggapin ang pangalan ni Kristo. Ano bang pangalan ni Kristo? It is no other than Jesus. Ha? Praise God, the anointed one. We're given a name, and that name is Jesus. And that name, every knee shall bow, and every tongue shall confess that He is our Lord. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. Hallelujah! Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na ipangaral sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buong katotohanan. Tulungan mo kaming sumunod sa iyong mga salita. Gaano man ito kahirap, Panginoon, kahit minsan hindi namin lubos na naunawaan, pero ito yung sinasabi ng iyong salita na kailangan naming tanggapin sa pamamagitan ng pagsisisi at sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa iyong pangalan. Ang silyo ng iyong pangalan sa aming mga buhay. At tanggapin pa rin namin, Panginoon, ang kaloob na banal na Espiritu.
upang kami ay makapagpapatuloy na maglilingkod sa iyo hanggang sa oras ng iyong pagbabalik. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito. Nawa'y pagpalain mo ang bawat isa, lahat ng magre-review ng live video ito, Panginoon. Pagpalain mo sila. Patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay. At basbasan mo ang bawat ginagawa po namin, Panginoon. And it's all for your glory. We love you, Lord Jesus. We appreciate you for being here tonight. We bless your holy name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoong Hesukristo sa gabing ito. Hallelujah. Sobra po tayong nag-alala, mga kapatid, na walang nanonood po sa atin. Kasi dito sa lumalabas po dito sa live ko, meron lang isa o dalawa. Pero hindi po tayo nagpapatinag, mga kapatid. Sapagkat alam po natin, marami talaga ang nanonood pala. Hallelujah. At nakikita po natin dito sa comment section. Hallelujah, mga kapatid, sa gabing ito. At nais kong babatiin ang bawat isa. Praise God. Nagturo lang po ako, nagturo, mga kapatid. Kahit na ang buong akala ko na walang nanonood. Kasi isa lang ang nandito, mga kapatid. Ang dami pala ninyo. Maraming salamat, mga minamahal, sa lagi po ninyong pagsusubaybay. Ayan. Hallelujah. Ayan yung babatiin ko pa rin po kayo. Ang ating oras ay bago mag-alas 9, 10 minuto pa po. Sabi dito, mga kapatid, ni Yami Tipma Siarakas, Pastor, please help me pray to my family for more understanding about the Word of God and receive the water baptism in Jesus' name. Mario, Jennifer, Jade, and Jem Jomar Sakarias. Ayan, mga kapatid. Salamat. Noted po, Sister Yami. God bless you. Magandang gabi din po kay Brother Domer Suplaag. Amen. God bless us all. Ayan. Praise God, Sister Carmelita. Maraming salamat, sabi niya. Amen. Ayan, mga kapatid. Brother Michael Mahinay Ordaniza, thank you for watching. And also, Brother Elmer Francisco, mahal tayo ng Diyos, kapatid. Sisi sa buhay, natini. God, see. O yan, hallelujah. Di ko mabasa. Ayan, maraming salamat, Brother Elmer, dyan po sa Kawayan, Masbate. God bless you. Ayan. Hallelujah, Sister Carmelita, victory! Amen. Nanibago lang po ako, mga kapatid. Ang buong akala ko, isa lang talaga yung nanonood. Wala kasi doon sa comment natin. Iwan ko anong problema. Kaya pala, yun pala, mga kapatid, marami. Napakarami nyo palang nanonood si gabing ito. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sabi ni Brother Jover Gabani. And then, Viranya Vasquez, magandang gabi po. Amen. Sabi niya, hallelujah. And then Sister Sonia Ramlek, hallelujah, God bless you, Sister Sonia. Lance Gabriel, Santa Romana, magpagpalang gabi po, Pastor, at sa lahat ng mga viewers, God bless everyone. And then mga kapatid, hallelujah, si Brother Elmer Francisco, maraming salamat. Sister Carmelita, thank you for kanabang mga stickers. Hallelujah, salamat, maraming salamat. Mary Ann Obilios, Yahawa guides you. Brother Roel, Jesus guides us, amen. Ayan, magandang gabi po, Pastor Art, at sa lahat ng nanonood. God bless. Ayan, maraming salamat, Brother Elmer Kagatin. Praise God, Brother Elmer, Sonia Ramlek, Sister Mi Ugmina, God bless you. Sister Mi Anhan, God bless you. Sister Bless, magandang gabi din po. Hallelujah, purihin ang ating Panginoong Hesukristo. Nanonood pala kayo, kaya lang hindi ako, wala akong nakita dito sa comment section, mga kapatid. Ayan, praise God, amen. Ngayong gabi, Pastor Art, kay Sister, mula kay Sister Mi Anhan. Ngayong gabi, Pod, Sister Mi Ann, God bless you. God bless you in Jesus' name. Victoria Tampil Alonsagay, good evening, Pastor Art. Nice to hear you again. God bless your program. Ayan, maraming salamat, Sister Victoria. God bless you. Sister Joe Landol, amen. Praise God. Kumusta na po, Sister Joe? God bless you. Sister Elinda Abacos Ikay, good evening, Pastor Art and family. Kumusta ng lahat mga viewers, followers, sharers? God bless you all. Thank you for watching. We have great God. Praise the Lord. Thank you, Sister Linda. God bless you. Si Elino Sapigaw, God bless you din. Purihin ang Panginoon. Ayan, hallelujah. May magre-review ng ating program.
alayo po, purin ang Panginoon. Maraming salamat. Sabi ni Brother Anthony, kasama pa rin po natin si Brother Anthony Castillo. Hallelujah, Jesus name, anoint our pastor tonight to speak your word. Anoint your ears, or every ears that listen, and planted it deep in our hearts. And fulfill your heavenly words in us, and accept the challenge like what Mary said, Jesus be it unto us. Ayan, maraming salamat, Brother Tonging. God bless you sa gabing ito. Sister Jeren Sabanal Sumikad, Pastor, pag-pray kami, halos diri sa Middle East, wala nang signal. Ayan. Ayan, Sister Jeren, happy birthday. At alam ko po, off and on yung signal nyo dyan sa Middle East. And we will be praying. Still, God will provide. At sinasamantala natin itong pagkakataon na nagkaroon pa po tayo kahit putol-putol, kahit hindi natin alam ano yung mga dahilan, mga kapatid. But still, patuloy po tayo habang may mga pangangaral pa ng mga salita ng Diyos. We don't know how this will be the last message. Hindi natin alam, mga kapatid. Pero manalig po tayo sa Panginoon. Bless you! Sister Belen Murillo, good evening po, Pastor Art, and God bless. Magandang gabi din po, Sister Belen Murillo. God bless you. Eileen Agbuna Bakaling, good evening po, Pastor Art, and God bless you. Maraming salamat, Sister Eileen Agbuna Bakaling. Praise God. Belen Murillo is watching from UPC, Bacolod City. Kumustang tanan naton ng mga kauturan da sa Bacolod. God bless you. Ayan. Sister Almas Low, amen. Thank you. Praise God. Hallelujah. God bless you. And then Richelle Agbuna Bakaling. Good evening, Pastor Art. God bless you po, Pastor Art. Thank you. Dan sharing na po. Maraming salamat sa pag-share. Hal, Sister Andy Labob Galis. Magandang gabi po, Pastor Art. Salamat ng mga kapatiran. God bless everyone. Ayan, maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Sister Shirley Tulido. Good evening po, Pastor. Good evening din po. God bless you. Amen. Amen. Grabe ang gawa ng taning nakita na ni Simba bisan online ang babagan na po niya. Ayan. Ayan mga kapatid, patuloy lang po tayo. Magpapalakas sa Panginoon. Sister Arlinda Abada Cuesta, thank you for watching. Sister Ira Anita Tiares, thank you for watching. God bless you. Sister Isgira Mary Chris Taok, God bless you. Thank you for mention sa lahat ng mga kapatiran. God bless you all. Hallelujah. Hallelujah. Marilinda Yupay Pascua, thank you for watching. Amen, amen. Right, amen. Sa minister, Julandol Andres, Andres, good evening, Pastor. God bless po. God bless din po. God bless you sa lahat ng kapatid. Ayan. Sabihin ko sa inyo, naninibago po ako, mga kapatid, kasi hindi ko nakikita yung mga ano nyo dito, yung mga comments nyo dito, wala sa comment section. At yung viewers natin, mga live viewers natin, dalawa lang po dito, laging dalawa at isa. We don't know what's the problem, mga kapatid, pero ako'y nagpapasalamat, andyan pa rin po kayo. No? Medyo nanibago lang tayo kuti, pero hali, hindi pa rin hadlangan yung mga salita ng Diyos at ang buong katotohanan na ipaliwanag sa gabing ito. Ako po'y lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Suportahan po natin lahat ang mga gawain ng Panginoon. Ipag-pray po natin, panalangin lahat ng mga pastors na hindi po tayo panghinaan ng loob, mga kapatid, na ipagpatuloy po ngay pangangaral itong ebanghelyo na ang siya namang ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa Panginoon. Sister Mary Grace Ligarda Bucles, amen. Hallelujah. Thank you for watching. Carmine Lita, thank you for watching. God bless you. Claire Dumayas Osiones, Sister Claire, Brother Joel Osiones, thank you for watching dyan po sa Kialig Magsaysay, Davao del Sur. God bless you. Amen. Ayan mga kapatid, medyo huli po yung ating mga pag-greetings. Ano? Maraming salamat. God bless you. God bless you all. Amen. Bibs K. Monternel, praise God. Thank you for watching. Jobert L. Gabani, thank you for your movie. Nono Lani, hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Minda Espino, Sister Minda, God bless you. Nandito na po si Giselle. Hallelujah. Hindi pa po kami nagkita. Nakaka-quarantine pa po siya. Praise God. But anyway, God bless you. Thank you for praying. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ni Sister Minda Espino. And then, hallelujah. Minda Espino, ayan, praise God. Sabi niya, karanasan. Doon yata yun sa experience kanina. No? Salamat, thank you. Mary Jane Tapu-Tapu, praise God. Hallelujah. Yeah. Crisilda Murato, good evening, Pastor. Watching from Malabon. Ayan, magandang gabi po sa inyo sa Malabon. And then, Sister Crisilda Murato, God bless you. Sister Melissa Angatbele, mahina talaga signal. Yan, magandang gabi po, Pastor, mula kay Sister Maricel Beza. Sister Anila Popgales, thank you for watching. God bless you.
Hallelujah. Mahina talaga ang signal. Hindi po natin hawak ang signal. Kaya, Rusa Tangyan, God bless you. Magandang gabi po. And Risa Bantilan, amen. Thank you for watching. And Ibirion. Ayan. Good evening, Pastor, watching from Bacolod City. God bless you din po. Hallelujah po rin ang Panginoon. Amen. Si Mabel Villa Falgi, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Kiamba. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Carmen Hilito, amen. Watching from Zamboanga City. Kumusta pong lahat ng mga taga Zamboanga City? Brother June Gole, Sister Litit Gole, Sister Bless, magandang gabi sa inyo. At yan po kay sa Pastora Gloria Piniga, magandang gabi din po sa inyo sa UP si Zamboanga. At dyan sa Hilito family sa Zamboanga, praise God, magandang gabi din po sa inyo. And then mga kapatid nila kay Brother Hong dyan sa Zamboanga City, magandang gabi din po sa inyong lahat po rin ng Panginoon. And then mga kapatid, si ano pa ba to? Si Aris Vince, magandang gabi, Brother Aris Vince. Pasensya po kayo, hindi ko po nakita talaga, praise God, yung mga comments nyo dito sa comment section. Hallelujah. Pero anyway, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Monyen Alerta, good evening, Pastor Musta sa tanan. God bless you, Sister Monyen. God bless you in Jesus' name. Jameson Inar, thank you for watching. Amen. Sister Alma Suligin, magandang gabi din po sa inyo. Purihin ang ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. God bless you all. At oras na po mga kapatid na tayo po mag-relax, mamahinga. Ganap na pong alas 9 ng gabi. Praise God. Sana tuloy-tuloy po tayong habang may pagkakataon, samantalain po natin na magpapayaman po tayo, hindi po sa material na bagay, kundi magpapayaman po tayo sa mga salita ng Diyos. Ito po ang natatanging makapitan po natin sa oras ng mga pagsubok at maaring mga pag-uusig din na darating sa ating mga buhay. Nais ng Panginoon na mapatunayan na genuine nga yung ating pananampalataya. Hindi po tayo bastang bibigay sa mga problema, bibigay sa mga pagsubok. We will always look into Jesus. He is the author. He is the finisher of our faith. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Dalangin ko na sa gabing ito ay iingatan po kayong lahat. Iingatan po tayo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kanyang makapangyarihang kamay at lukuban po tayo ng banal na dugo ng Panginoon at ng banal na Espiritu. Hallelujah. Sa gabing ito, praise God, huwag po tayong matulog na hindi po natin naitama ang ating mga puso, ang ating mga spirit sa Panginoon. Ano mang oras, maaring babalik na po ang Panginoon, mga kapatid, maging handa po tayo. At kung hindi pa natin natanggap ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, mag-isip-isip na po tayo, mga kapatid, at gagawa po tayo ng isang desisyon na tanggapin na po natin siya. Maghanap po tayo ng mga simbahan na nagtuturo ng apostolikong na doktrina, mga kapatid, pagkaisa ng Diyos at bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos. Maraming salamat sa gabing ito. In Jesus' name. Amen. Thank you for watching, Sister Grace Obas. Amen. And Ariel Ronquillo, maraming salamat. God bless you. And Belin Murillo, thank you for watching. God bless you. Amen. Hallelujah. At sa iba pa mga kapatid na hindi na po natin na-mention, Sister Isaiah Dugo, Sister Alma Slo, maraming salamat. Amen. Amen. God is good all the time, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Faith's Heaven, maraming salamat, Sister Elsie. Wala po tayong control, ha? Wala po tayong control sa signal. Wala din tayong control sa messenger. Wala din tayong control sa Facebook. Pero yung masasabi ko, samantalahin natin lagi ang panahon habang makapag-replay pa po tayo, habang andito pa po yung libreng ino-offer po sa atin, mga kapatid, na mapag-usapan po natin ang mga salita ng Diyos, gawin po natin ang kalooban ng Panginoon. Good night and God bless everyone. God bless you.